Next recipe po natin ay gagawa tayo ng fish sumbat kung tawagin. So, magagawa po ako ng ingredients mamaya tapos ipasok natin sa loob. Pero first of all, tatanggalan ko muna siya ng yung skin po kasi ng fish o guys. So, tatanggalan ko muna siya ng skin na makapal. Yan. Kita ba dyan guys? Yan. Really? Dandahan kayo guys kung gagawin nyo ito kasi pag matalas yung kutsilyo ninyo ay siguradong maaano kayo, masusugatan. So, bale, apat na ganito ang tatanggalan ko ng makapal na isda. Ay, nakaliskis. Ang tawag dito po ay dito sa Malaysia ay fish chincharo sa Malay. Yan. So, ayan po, natanggalan ko na sa kabila. Kabila naman guys. Makapal po, nakaliskis yan. Ayan guys, tapos na po natin. Next natin na gagawin ay lalagyan natin siya dito ng slit. Kasi dyan natin ilalagay ng palaman. So, dalawang slit po. Dalawang slit. Magkabilaan po guys. Yan guys. Yan. Yan natin, papalamanan natin yan, okay? Hanggang sa, ano po ito siya, apat na piraso po. Apat na piraso. Yan guys, oh. Nakikita nyo ba guys? Parang malayo yata yung camera ko. Malayo nga. Buti na halata ko. Yan. So, 3 slit po yan. Favorite po ito ni Bossing. Lahat ng tao dito sa Malaysia, gustong-gusto yan ito. Yan guys, nalinisan na po natin. Ngayon, lalagyan natin ng asin. Mamarinate natin sa asin. Yan, lagyan na po natin guys ng salt. Salt. Marinate. Ganyan lang. Haluin natin guys. Kaunti pa. Tsaka... konti lang po. Tapos lalagyan natin ng turmeric powder guys. Tapos haluin lang po. Ayan. Tapos ilalagay natin sa Tupperware. Guys, mamaya atin siya lalagyan ng palaman at ipifry natin siya. Alright. Under ko na siya oh guys. Yung ilalagay ko sa isda mamaya. Lulutuin ko na po siya guys. Lulutuin ko na siya. Ito na guys. So ibuhos na natin yung na-blender ko na. Pangpalaman ko po sa isda. Yan. Ang halo po nito is garlic, onions, lemongrass, ginger, turmeric root, at saka yung baguong, at saka yung maraming sibuyas, at saka chili. Chiling pula po ang ginamit ko dyan. Yan na po siya guys. Oh, hanggang sa lutuin natin siya hanggang sa lumabas po yung mantika niya. Tapos ilalagay natin sa loob doon ng isda kanina na pinagyan ko ng slit. Tapos ipa-fry natin siya guys. Yan. Yan guys. Oh, maluto na po. Ayan. Yan medyo malutong-lutong po siya guys. Para pag nilagay natin doon sa slit ng isda ay dry siya. Hindi watery. Ayan, sarap-sarap po niya. Maanghang po, guys. Ayan, guys. Yummy. Tama na po ito siya. Lumabas na po yung romantika niya. Ayan po. So, ito kong pampalaman sa isda. So, lalagyan na natin siya, guys. Ayan, guys. Masarap po siya. Bago natin po siya i-fry, so lalagay natin yung palaman niya, yung ating pinirito kanina, yung blender na onions, garlic, lemongrass, habang nagpa-fry tayo ng ating fried chicken, para pag naluto yung fried chicken natin, ay ipa-fry na natin to para tuloy-tuloy po ang daloy. Uy, ang sarap nito ah. Alam nyo ba, type na type ko rin ito at napakayami, lalo na pag maanghang. Kaya lang, hindi ko linagyan siya ng masyadong maanghang.
Pwede nyo rin siya i-fry, pwede nyo rin sila i-grill. Ayan, guys. Uubusin ko na ito. Talagang dinamihan ko po. Ayan, guys. Tapos na, guys. Guys, nalagyan na natin ng palaman yung ating fish bago natin siya i-fry. Alright? Yung niluto kong pre-night fish ko na po siya, oh. Kailangan medyo malutong po siya. So, kaunti na lang po. Yan. Sarap po yan, masarap po siya. Ito na po ang finish ng aking stuffed fish, fried fish. Yung may palaman po yan sa loob. Ayan. O, diba? Masarap po yan. Masarap po siya.